Hi guys, it's me, Mama Zen, ang Ultimate Mamshi ng Bayan. Yes, I'm back with another video and this time, gagawa na naman tayo ng Shopee haul. At ang pakikita ko sa inyo ngayon, yung mga pinamili ko dun sa pag-o-oil natin bilang ang Mamshi nyo ay isang certified oil bolaryo na. Hindi talaga ako nagpahuli. Namili ako ng todo-todo para dun sa mga binabala kong gawin sa mga oil ko. Kung gusto nyo malaman kung ano-ano nga ba ang mga pinamili ko, then please keep on watching! Before we proceed to the actual video, guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever I post new videos, which I do twice a week. Ang Mamshi nyo, bukod sa pagiging oil bolaryo, ay certified anak ng Shopee. Hindi ako talaga nagpapahuli sa pamimili sa Shopee. Araw-araw yan, talaga naman, kinakarir ko yan. Kaya meron ako ditong mga kung ano-ano na ang pangit talaga nung lalagyanan ko, di ba? Pero kasi hindi kasya sa mga normal na mga plastic organizer, chuva, ganyan. So, nilagay ko dito sa isang box na lang ng SNL. So, ayan. Pakikita ko sa inyo kung ano-ano ngayon pinamili ko na kakailanganin ko sa lahat ng mga binabala ko na oil blends, keme, kung ano-anong eme, basta lahat yan. Medyo marami siya, pero kung ano-ano lang naman to, mga small items lang kasi syempre, di ba, alam nyo naman, oil lang yon. Ano ba mga kakailanganin lang natin, di ba, bottles, chuchu, ganyan, di ba. Isa-isay na natin, binuksan ko na talaga yung iba nito, pero yung iba, iniwan ko sa mga lalagyanan kasi mababasag siya bilang bottles na siya. So, ito, I got this amber bottles, yung 2ml. Actually, sa PSK, meron na rin naman na ganito. May mga binibenta doon, parang 5ml, 1ml, 2, 3ml, parang ganyan. So, bala ko kasi magbe-blend ako, tapos hati-hatiin ko, pamimigay ko sa mga kakilala ko. 10 na bottles na 2ml. So, yan, kinuha ko yung amber kasi syempre, di ba, minsan kung may lemon or may citrus, mas maganda na colored yung bibili nyo na bote para hindi siya mag-oxidize. Lalagay ko sa screen nyo kung magkano mga prices nitong mga items na pakikita ko sa inyo. And syempre, sa description box para makita nyo naman yung link kung saan ko sila binili. Bumili ako nung mga roller bottles kasi yun nga, magbe-blend tayo. Yung mga iniikot-ikot natin sa ulo, sa katawan, pag may masakit, for pain, for anxiety, kung ano-ano. Kailangan ma-maximize ko talaga yung use ng oils na nasa akin. So, meron akong 11 dun sa aking kit. So, yan, yung mga talagang pinaplano na ako i-blend pero hindi ko pa magawa dahil nga hindi ko pa na-sterilize yung bottles ko. Hindi na ako bumili ng 5ml kasi parang feeling ko masyadong konti kapag ka 5. Tapos usually yung mga recipes nasa 10ml. So, ako sige, puro 10 na lang yung bibili ko. So, ang una kong binili, ito, yung pinakamura nakita ko, yung black and white nga lang tapos plain lang na clear itong glass bottle na yan. So, yan na yung roller niya. Nung nakakita ako ng mga ibang bottles, parang ang daming magandang bote. Bakit ito yung binili ko? Ayan, meron akong 6. So, syempre, nakakita ako ng iba. Tapos, naguluhan na ako dahil sa sobrang dami ng gusto kong bilhin. May rose gold, may plain black. Bumili ako nitong amber frosted na glass na to. Sobrang ganda nito. Para ang lakas niyang makasyala. Tapos gold yung cup nga niya. Ayun, basta ang ganda. Meron nitong black, frosted black, tapos silver naman yung cup. Ang ganda rin nun. Got 5 of these bottles. Diba? Ang gaganda. Nice. Ganda rin yung ano niya kasi parang silver siya. Unlike yung isa, yung mga plain. Kung nakita mo, white lang siya. Parang difference of 8, 10 pesos, pero di ba ang gaganda ng mga nakukuha mo na na bote. Meron pa mga frosted na mga iba't ibang mga kulay, ah. Like kunwari may blue, yellow, pink, ganyan, kung ano yung gusto nyo. Pero ako kasi parang mas gusto ko ng mga nasa classic colors lang. Diba, ala ko nga gumawa nung pang skincare. Clear glass bottle lang, tapos with ito, gold na cup. And ito. 30ml to. May 15ml. Parang feeling ko masyadong maliit yung 15. 4 pala yung binili ko noon. Syempre nga, bumili rin ako nung amber. And yun, black cup. Tapos yun na.
normal lang naman, wala naman pagkakaiba. Alam ko, meron din itong mga frosted, pero okay na to, chika na to sa akin. Hindi makukumpleto ang aking pag-blend, lalong-lalo na doon sa mga pangpahid, mga oil blends, tapos yung mga pang-skincare, kung wala kayong carrier oil. Syempre, di ba, kung kayo isang olbularyo na rin, alam nyo na kailangan, importante ang carrier oil, lalong-lalo na kung yung mga oil na gagamitin nyo is yung mga hot oil, yung mga hindi pwedeng ilagay ng neat or direct dun sa ating skin. Kasi syempre medyo matapang siya, sobrang init niya. So kailangan natin haluan yan or i-dilute ng carrier oil. Or kapag gagawa naman tayo yung skincare, syempre sensitive yung skin natin, yung face natin, di ba? Yung iba naman na haluan mo ng carrier kahit na hindi naman siya sobrang init. And concern naman natin is yung cost ng oil. Syempre, di ba, kunwari gumamit tayo ng frankincense or gumamit tayo ng panaway na oil. Syempre, mahal yun. So kung gusto mong papahaba or mapadami, kailangan mo gamitan ng carrier oil, like ilang percent lang nitong mismong essential oil, tapos haluan mo na ng carrier oil para dumami yung mismong outcome nung gagawin mong blend. Ang sabi naman, hindi naman daw naaapektuhan yung efficiency ng mismong essential oil kung gagamitan mo siya ng carrier oil. Parang dumami lang siya, parang dinilute mo, parang hindi lang siya ganun ka potent. Syempre, ang una kong binili for skincare, yung jojoba. Lahat ng mga carrier oils ko, binili ko sa Craftology. Sa Human Nature, meron sila. So, ito, mas mura. Siguro mga less than 200. Hindi ko na matandaan, pero 30 ml nga lang siya. Mas mura siya compared dun sa, kunwari, bili ka sa Human Nature or sa Healthy Options. Meron naman din ako, syempre, nung sunflower oil. Nagdalawang isip ako kung sa Craftology ako bibili or sa Human Nature. Kasi nga, medyo mas mahal sa Human Nature. Pero, iniisip ko, baka naman mas maganda yung quality. Pero, sabi ko, sige, Craftology muna tayo. Try muna natin. Baka same lang din naman yung effect. Tsaka na ako mag-upgrade, magle-level up dun sa mga mas mahal na carrier oil. Meron ako ng fractionated coconut oil from Skyline Enterprise. Wala pa ako actually nabiblend. Dami ko ng carrier oil. So, ayan. Ang last na nabili ko is yung grape seed. For cosmetics din kasi ang grape seed. So, ayan. Kung gagawa kayo ng mga skincare, ganyan. Syempre, ang mga titignan nyo, pwede nyo gamitin yung grape seed, sunflower, tapos almond oil, and yung jojoba nga. Yun. Yun yung mga pwede nyo gamitin for skincare. Eto pa, guys. Bumili ako ng Epsom salt. Eto, 1 kilo naman to. Syempre, gagawa rin ako ng foot soap. Ang dami ko talaga. Sabi sa inyo eh, kinakarir ko na talaga to. Wala pa akong nagagawa, pero ang dami kong gustong gawin. Kumusta naman, di ba? So, ayan, gusto ko kasi sabay-sabay. Tapos, gagawa ko na lang din ng video. Syempre, gusto kong pakita sa inyo kung ano yung mga pwede kong gawin dun sa aking kit. Sabi ko talaga, girl, kailangan ko ng Epsom salt. Tapos, gagawa pa ako ng mga pang CR, ganyan na fragrance, ganyan. Ang dami ko talagang bala. Bumili ako nitong hanging car diffuser bottle. Ito. Hindi ko alam, ilang ml ba to? Parang 20. Kita nyo to sa Facebook or sa Shopee. Meron din na nandun na yung ano, yung mismong mga oil na nasa loob na. So, ang eksena nito is, ito. Lalagay mo dito yung oil. Kasi itong wood na to kasi, pagka na-absorb niya, medyo lalabas yung ano dyan, yung scent. Tapos ipapasok mo na lang to, iahang mo na lang to dun sa mismong kotse nyo. Like sa rear view mirror, ganyan. Tapos mangangamoy na siya. Ayan, kasi may butas siya dito. Yan. So kapag ka nasook yan, so para iti-tilt mo ng ganyan. Tapos mangangamoy na yan. Kung wala pa kayong budget, pwede na to. Syempre yung essential oil nyo ay very potent. Sa sobrang lakas ng amoy niyan, imposibleng hindi mangamoy ito sa loob ng kotse niya. So, ito yung mga nauuso ngayon, binibenta ito sa Shopee. Para mga nasa 180, 200, or baka mas mahal pa. So, gagawa na lang tayo. Bumili ako ng dalawa. Pwede mo rin ito ihang sa mga aircon niyo para mangamoy na rin yung mismong room niyo kahit hindi kayo nag-diffuse. Bumili ako nito, guys. Ito naman yung ating reed diffuser. Hindi ka naman magdadala ng diffuser mo dun sa CR, di ba? So, para magbango yung CR mo, kailangan mo ng reed diffuser. So, bumili ako ng amber glass reed diffuser. Ito yung tsura niya. Ito 50 ml. Pero may 100 ml din ito. Ayan. Sobrang ganda, di ba? Kapag ka-amber na frosted.
Ang lakas makasosyal. Makasyala ng eksena nito. Yung white na frosted rin ito ang ganda rin. Pero parang mas bet ko to. Parang may black tea naman. So, depende kung anong gusto nyo. Kung ano yung babagay dun sa paglalagyan nyo. Pero ako parang feeling ko kasi dito sa amin parang mas bagay yung mga ganitong kulay. So, yan. Bumili ako ng tatlo nyan. Yung Reed Sticks naman, iba yung presyo nito. Hindi to kasama. Pero sa same store lang din. Alam ko, 11 pesos yata per Reed. Pero binili ko nga 6 lang. So, mali. Dapat sa isang bote, nasa 6 na Reed Stick. Grabe yung pagbabubble wrap, grabe rin talaga. Hindi mo nga matanggal eh. Papakali, gusto ko siya talaga matanggal. Ay, grabe guys. The struggle is real para dito sa Reed Sticks na to. Grabe rin siya mag-package, oh. Galit siya, girl. Finally! Ang last item na binili ko ay itong Steramine tablets. Ito yan. Nakalagay siya dito kasi ang binili ko yung mga tingi-tingi lang. Parang 10 tablets, good for 80 pesos. Kasi nakalagay siya talaga sa isang malaking bote. Kasi siguro mga 100 tablets yata yun o 200 tablets sa isang lalagyan. Sobrang dami noon, hindi naman ako nagninegosyo. Para saan ba itong Steramine tablets na to? So, ginagamit to kapag ka nag-sterilize kayo ng mga bottles. Na katulad nito, yung mga dropper bottles natin, kasi ito pang face, diba, ginagamit pagka nagbebenta ka. Syempre, kailangan na sterilize mong maigi yung mga bote mo. So, yun. Hindi lang pwedeng pinapakuluan, ganyan. So, gumagamit sila nitong tablet na to. Sa isang bucket, lagay mo isang gallon ng water, lagay mo yung tablet. Tapos, kapag ka natunaw na siya, for a few minutes, lagay mo lang siya dyan, para ma-sterilize niyang maigi yung mga bote mo. So, yun yung use nitong tablets na to. Ayan, diba? Na makakapanood ko ng mga video. Hindi lang dito ah, hindi lang mga local videos tungkol dito sa mga oils na to. Nakita ko nga na ganun pala ang pag-sterilize ng bote. Lalo lang na kung may business ka. And lalo na kapag ka ang mga inibenta mo is for skincare. Katulad nga nito yung mga boteng ganito. 80 pesos for 10 tablets eh. So 8 pesos lang yun. Sabay-sabay ko naman din i-sterilize yung mga bote na to. Kaya hindi ako pag-blend, hindi pa ako nag-sterilize. And syempre, katulad nyan, kung meron ako mga roller button na ganito, tapos kung feeling ko, madumi siya, tapos sobrang ingat mo sa face, diba? Dahil mo pinaglalagay, mukha mo naman yung girl, diba? Gastos mo 8 pesos lang naman yung pang-sterilize. Lalo na, kung nagbebenta kayo, importante yung tablet na yun. And that's it for this whole video, guys. I hope you like this, and please do give this a big thumbs up, and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me in all my social media accounts, sa FB, IG, Twitter, and TikTok account. Siyempre, everything about sa ng ating username dyan. Yan, check nyo lang lahat yan. I'll see you guys in my next vlog. Bye!